Bakit nga ba 12 bilog na prutas ang kailangan nating ihanda sa bagong taon? Ang bagong taon ay ang 2nd pinakasikat na piyesta official sa ating bansa at ang isang tradisyon na nating mga Pilipino para sa pagsalubong ng bagong taon ay ang paghahanda natin ng 12 o kung minsan nga 13 pa na mga bilog na prutas sa ating mesa. Ang kasanayang ito ay pinaniniwalaan na makakaakit ng swerte at kapalaran sa bagong taon. Ang mga prutas din ay pinaniniwala ang tatanggapin ng kasaganaan sa tahanan. Ang bilog na hugis ng mga prutas ay sumisimbolo naman ng mga barya at pera. Sa gayon, ang pagkakaroon mo ng mga prutas sa bisperas ng bagong taon ay isang tanda ng kasaganaan at prosperidad para sa sambahayan. At ang bilang 12 ay kumakatawan sa bawat buwan sa isang taon. Kaya naman, narito ang ilan sa mga swerteng prutas na dapat mong ihanda o pagpilian na ilagay sa iyong mesa sa bagong taon. Una, ang mansanas. Ang mansanas ay isa sa pinakakaraniwang prutas na available sa maraming mga bansa. Ang masustansyang prutas na ito ay available din sa berde at pula na mga varieties. Mas gusto ng ilan ang pula dahil sa kulay pula ay para daw sa swerte habang wini-welcome mo ang bagong taon. Ang berde naman ay naiuugnay sa pera, kaya alinman ang piliin mo rito ay walang kaso. Pwede rin namang parehong kulay ang ihanda mo. Ikalawa, ang pakwan. Sino ba naman ang makakalimot sa pakwan sa kanilang listahan? Ang makatas na prutas na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin C at katutubo sa Africa. Ito rin ay madalas na naroroon kasama ng 12 prutas sa bisperas ng bagong taon. Kung sa tingin mo ay masyado itong malaki para sa iyong basket ng prutas, mayroon namang mga varieties ng pakwan na mas maliit at perpektong bilugan din. Ang ilan pa nga ay mga seedless. Ikatlo, ubas. Dito sa atin, ang mga ubas ay isa sa mga prutas na ipinapakita o inilalagay natin sa bisperas ng bagong taon sa ating mesa. Kaya ngayon ang mga ubas ay palaging magiging isa sa mga unang prutas na pumapasok sa ating isipan kapag nagsimula na tayong mamili para sa 12 prutas. Ang sunod, ang longgan. Ang mga bunga ng longgan ay bilog at gumagawa ng isang perfectong karagdagan sa iyong 12 prutas. Ang sarap at sweet nila, diba? Nakakatuwang katotohanan tungkol sa mga ito. Ito ay kilala sa China bilang dragon eye sapagkat ang itsura nito ay parang bulbous ng isang dragon. Sunod na swerteng prutas ay ang plum. Ang plums ay magagandang prutas, hindi ba? Ang mga ito ay makatas, masustansya at mabuti para sa iyo, kaya huwag silang kalimutan. Ang pagkain mo ng makatas ng dilaw, creamy pulp na prutas na ito ay makatutulong sa iyo na mabuhay ng mas malusog. Ang prutas ding ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng fiber, vitamina at mineral at available lang mga ito sa buong taon. Kaya huwag mag-alala na wala kang makikita nito sa grocery store kung kailangan mo sila upang makumpleto mo ang iyong talahanayan ng prutas. Sunod ang persimmon. Ang mga persimmon ay isang mahusay na mapagkukunan din ng mga antioxidant, vitamina at iba pang mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Ang mga ito ay isa sa mga prutas na pinaka nasisihan ako dahil ang mga hinog ng persimmon ay perpektong matamis at malutong. Ang mga ito ay isang dilaw kahel na prutas na kabilang sa genus Diospyros na literal na nangangahulugan na Trigonizus. Ang pinatuyong persimmon ay gumagawa rin ng mahusay na merienda. Sunod, ang mabolo o velvet apple. Ang velvet apple ay nauugnay sa persimmon habang ang prutas ay nagmula rin sa genus Diospyros. Ang prutas na ito ay mapula-pula, kayumanggi ang kulay at may pinong balahibo. Ang velvet apple o mabolo ay may cheesing lasa din. Ang sunod ang mga peaches. Ang mga malabo na balat ng prutas ng genus Prunus na ito ay katutubo sa China at mayroong madilaw-dilaw, makatas, matamis na laman. Ang pit or kernel peach ay isang mahalagang sangkap din sa gamot ng injik. Inirerekomenda ang pagdaragdag ng ilang mga peaches sa mga prutas ng iyong bagong taon dahil ang mga ito ay highly regarded sa kanilang pinagmulan at sumasagisag sa immortalidad at sigla. Ang mga official na sibil sa China ay pumuputol din ang mga kahoy ng peach sa bisperas ng bagong taon at inilalagay ito sa kanilang mga pintuan para sa proteksyon laban sa masasamang impluensya para sa darating na taon. Honeydew.
ang matamis na honeydew ay mabuti para sa panghimagas, pinalamig o hindi, at sinasabing magkatulad sa violet melon ng China. Para ihanda ang honeydew bilang isang dessert, kayunin mo ang melon mula sa balat, punuan ng kalahati ng isang maliit na mangkok o sundae na baso at idagdag mo sa itaas ang sugar plum at chilies. Pagkatapos ay magdagdag ng kaunting gatas, marami o depende sa gusto mo, at itaas ito sa iyong paboritong sorbetes. Cherries. Ang mga cherries ay isang buhay na kulay pula. Maraming mga kultura, kabilang ang mga inchik, ay isinasaalang-alang na ito ay kulay ng swerte at kagalakan. Kaya't hindi makakasakit na isaalang-alang ang pagdaragdag ng mga cherries sa iyong talahanayan na bisperas ng bagong taon. Ang mga ito rin ay isang mataas na mapagkukunan ng mga antioxidant kasama ng mga mineral tulad ng potassium, zinc at iron. Matapos ang fiesta opisyal, ang mga cherry na natitira kasama ang iba pang mga prutas ay maaaring gawin mo isang mahusay na fruit salad na panghimagas. Lanzones. Ang prutas na ito ay tinatawag na lanzones sa Pilipinas, ngunit ang mga ito ay katutubo sa Silangang Asya at kung saan kilala rin sila bilang langsat. Star fruits or kaymito. Ang mga hinog na kaymito na mga prutas ay magandang lilang kulay. Tinatawag din silang milk fruit, kaymito, dulait, at sa Pilipinas ay kaymito or kaymito. Ang prutas na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga antioxidant at maaring tikman ng isa ang karamihan sa tabing sito kapag ito ay hinog na talaga. Mas gusto ng ilan na pinalamig ito, ngunit ang iba naman ay ginugusto na kainin itong sariwa mula sa puno. Rambutan. Ito ay isang mabuhok na prutas. Huwag matakot o hayaan ang mga spy na itaboy ka, kahit na dahil sila ay talagang hindi nakakapinsala at malambot kapag napindot at hindi ka nila susundutin. Sa katunayan, ang rambutan ay isa sa mga pinakapaboritong prutas ng mga Pilipino. Siniguelas. Ang siniguelas ay kilala bilang Spanish plum or red mambin. Ang maliliit na birding prutas na ito ay namumula o dilaw kapag hinog at may isang solong binhi. Kilala rin bilang siniguelas, kinakain ito alinman hinog o berde. Maraming kumakain na prutas na ito bago ito mahinog sa Pilipinas at ang birding prutas ay masarap sa asin. At ang panghuli ang mga berry. Huwag kalimutan ang mga berries. Maaring wala sila sa panahon ng bagong taon, ngunit kung sakaling maubusan ka ng iba pang mga prutas upang makumpleto ang iyong hanay ng 12 prutas, maaari mong isaalang-alang ang pag-check sa mga nakafirming pasilyo upang makahanap ka ng mga berries tulad ng blueberry. Ang pagsasaalang-alang mo sa mga berries na ito ay maaaring ang iyong huling paraan para sa pagkumpleto ng iyong 12 prutas. Idagdag mo pa rito ang mga peras. Marami pang ibang klase ng prutas na mga bilog na pwede nating ihanda sa bagong taon, pero ang ilan sa mga ito na nabanggit sa video ito ay itinuturing na may taglay na swerte para sa ibang kultura. Well, ito ay gabay lamang at nakasanayan na rin natin ito, mapaswerte man ito or hindi. Healthy naman ang mga prutas, huwag kayong mag-alala. Kung hindi man sa tingin nyo hindi totoo ang mga swerte ito, eh okay lang naman ding maghanda tayo ng prutas kasi healthy naman po ito at hindi naman makakasama sa ating kalusugan. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Naway huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para po updated kayo sa ating mga videos.